Kumusta mga kabayan? Ito na naman ang Ina sa Kusina at ituturo ko sa inyo ngayon ang pagluto ng ginataang kamuting kahoy. Narito ang kanyang mga sangkap. Gata ng nyog, first and second extract. Meron tayong puting binalatang kamuting kahoy. Pulang asukal, isa at kalahating tasa ng pulang asukal. Meron din tayong lalagay na vanilla extract. Ito ay isang optional na sangkap. Pwede lagyan, pwede hindi. So magsisimula na tayo sa pagluto. Sa isang malinis na kaserola, ilalagay natin dito yung ating pinalatan. Linisan na puting kamuting kahoy. Ang ginamit ko rito ay 3 kilong kamuting kahoy. Dahil gusto ko kasi na meron pa akong pamerienda kinabukasan. At ilalagay ko lang ito sa refrigerator para hindi ko maubos. Tapos ay sa 3 kilong pinalata natin na kamuting kahoy ay ilalagay natin siya ng sabaw. Yung second extract ang nilagay natin dito. Titingnan natin na yung tubig na nilagay natin o yung second extract na nilagay natin ay magkasing level lamang sila ng kamuting kahoy. So nakita natin na konti lang yung sabaw na nalagay ko yung second extract, kaya nilagyan ko naman siya ng tubig para magkasing pantay yung taas nila. Isindihan natin ang ating stove at ilalagay natin doon ang kaserola na naglalaman ng ating kamuting kahoy. Papakuloy natin siya. O check ko muna na, titingnan natin ito kung malambot na ba. Kung hindi pa siya malambot ay ipagpapatuloy ang pagpapakulo sa kanya hanggang sa tingin mo ay malambot na siya at pwede nang ilagay yung iba pang mga sangkap. Pagpatuloy lang pagpapakulo hanggang magiging malambot na ang ating kamuting kahoy. Kasunod nito ay ihanda na natin yung ating pulang asukal, isang kalahating tasa, at i-distribute natin at ibubuhos natin sa itaas ng ating pinakuluang kamuting kahoy. Tapos natin ilagay yung pulang asukal, ay tatakpan natin siya at papakuluan na naman ulit. Gusto natin na maging malambot yung ating kamuting kahoy. Dito na natin ilalagay ang ating vanilla extract. Again, kagaya ng sinabi ko kanina, pwedeng lagyan, pwedeng hindi, depende sa inyo. Ilalagay natin dito ay isang kutsarang vanilla extract. Pwede mo siyang idiretsyong ihalo doon sa ibabaw ng pinakulong kamuting kahoy. Pero sa akin ay hinalo ko na siya sa pakang gata. Bubuksan natin ang ating pinakulong kamuting kahoy at ibubuhos na natin ang mixture ng kakang gata kasama na dito yung vanilla extract natin. Sisiguruduhin natin na talagang ma-distribute yung mixture natin doon sa itaas o sa ibabaw ng ating pinakuluang kamuting kahoy. At ipagpatuloy ang pagpapakulo sa kanya hanggang makuha mo na yung consistency, yung creaminess ng sabaw na gustong gusto mo. Kung sa tingin mo ay hindi pa masyadong malapot siya, pwede mo rin pagpatuloy ang pagpapakulo sa kanya. Pero pag na-achieve mo na yung creaminess na gustong gusto mo, pwede mo na siyang hanguin. Gusto mo na maraming sabaw. So, ito na. Pwede na ang luto natin. Luto na ang ating kamuting kahoy. So, tingnan nyo naman. Ang kulay niya ngayon ay parang nagiging dilaw na. Ito dahil sa nilagay nating brown sugar. Walang asukal. Ito na ang itsura ng ating niluto. Ginataang kamuting. Sarap niya. Tamang-tamang ipari sa ating mainit na kape. Pag nagustuhan niyo ang aking channel, ay huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe.